Good morning everyone. Si Tendok po to. Ito na tiyamba naman yung trabaho, nasolve yung problema. Nagpalit po tayo ng PCM. Kasi ang PCM nito nabasa ng tubig. Ito kaya piltaw na PCM. Ang isip po nito engine no acceleration. Na-found out ko yung pedal, accelerator pedal at saka yung tipi nagkakaroon ng fluctuating signal dahil ito po yung nagkukuman sa accelerator at saka sa throttle body tipi sensor. Ito po nagkukuman kung okay po siya during the acceleration. So nangyari po, ito po, sign ng tubig, nabasa po siya, nabasa. Kaya pinalitan ko siya ng PCM. Akala ko nga hindi masolve yung problema. Ito po, nasolve ko yung problema sa pamagitan ng tiyaga. Nasolve yung problema. Ayan, wala na pong engine light on. Ito po yung gamit natin na scan tool, laptop at saka BCM saka nakakabit dyan sa DLC. So kakatapos ko lang po na i-program. Ngayon po nasolve na yung problema. Ito po yung PCM niya, no po. Yan po yung PCM niya, no. Yan, nakabit ko po yung PCM. Yung computer box nagluloko. Pero ngayon okay na po. Pero para makakunta tayo ngayon, makasure, nilagay mga tornilyo, tapos yan. Tapos inagawin pa natin, magsisik pa tayo ng powertrain. Ito. Mag-create tayo ng code. Ito tayo sa toolbox. Mag-shelfless tayo. Ito po tayo sa powertrain, engine, retrieve, para malaman kung mayroon pang code. Ngayon, pag ma-upload mo yun, punta ka sa gallery, diba? Sa baba ng profile mo. Kung mayroon pang siyang code, yan po, nagsisiltis po itong natin, scanner, malaman natin kung may problema. See? Oh, ito. Engine, passcode. Wala na po, no DTC. Ito po yung mga code niya, no. Throttle pedal position sensor switch circuit low. At saka yan po, throttle po yan. Catalyst system, yan po ang mga code niyan. So ngayon, napalitan natin ng power control module. Dito naman tayo, chichikin natin yung kung meron siyang may misfiring. I-check natin yung power balance. Sa pamagitan ng laptop na to, ng scanner na to, chichikin natin yung mga pyesa na hindi tinatanggal. Bago tanggal, chichik muna natin. Ito po yung mga, ito, cylinder number 1, number 4, number 2, number 5, number 3. Okay. Ibig sabihin po ito, yung power balance na yan, ito po yung tinatawag na pairing order. 1, 4, 2, 5, 3, 6. Yan po ang pairing order niyan. Ito po, cylinder number 1, piston number 1, spark plug, cylinder number 4. No. Dito naman tayo sa injector. Chichikin natin yung injector na hindi natin tinatanggal kung okay pa. I-active ko man natin po. Yan, cylinder number 6. Ibig sabihin po, gumagana po yan. Gumagana po. Check natin number 3. Ayos po. Check natin number 5. Gumagana pag inactive ko man. Ito, sa pamagitan ng scan nito, malaman natin kung may problema ang sasakyan. Ayan po, okay na yan po yan. Okay po yan. So, anong nangyari? Pag nakita natin yung graphic na ganyan, stretch siya, ibig sabihin wala po siyang problema.
Maliban lang kung tusok na tusok, ganyan ang ganyan, ibig sabihin may problema siya. Maring injector, spark plug, piston, may singaw. Puro ito po, wala po siyang kasingaw-singaw. Yan o. Ibig sabihin po, yung makina niya maganda. Maganda yung makina niya. Wala siyang loose compression, wala, ayos yung spark plug niya, yung ignition timing, okay lahat. Engine performance, okay lahat. Yan po ang napakasimple lang po ang pag-check. Pero meron din po mag-diagnose. Kaya ito, kailangan i-diagnose po rin yung maigi po yan. Kung anong kanyan, pwedeng mangyari. Yan. Ito naman, relative kung piso naman ito. Halimbawa, kung gusto mo yung makina mo makuhan, malamang kung tama yung maganda yung compression, ganito pag check niyan po. Ganyan pag check niyan po yan, oh. Yan, oh. Ang tawag niyan, relative compression niya sa scanner. Yan. Yan po ang pag-check ng compression. Ibig sabihin, ayos po yung compression niya. Walang problema yung makina. Kulay green lahat. Ito, cylinder number 1, number 2, cylinder number 1, number 4, number 2, number 5, number 3, 6. Put the metal box, my friend. Put the metal box. Ito, binabase kasi ito sa pairing order. Yung cylinder number 1, cylinder number 1, 1, 4, 2, 5, 3, 6. Yan ang pairing order. 1, 4, 2, 5, 3, 6. Ibig sabihin, mean to say, wala pa siyang problema ka problema. Ayos yung compression niya. Walang misfiring, wala siyang problema sa piston ring. Okay po, ayos ang compression niya. Tingnan po, wala na po siyang engine light on, oh. Oh, ibig sabihin okay na po. Normalized na po yung RPM niya dati po. Itong RPM na 'yan, nagaplakpit 'yan. Nagaplakpit yung RPM, nagaplakpit 'yan, nagbaba, taas, baba, taas, baba, taas dahil sa PCM nito. Nagkakaroon ng tinatawag na intermittent na circuit. Pag nag-intermittent, pabago-bago yung reading ng mga sensor at saka throttle body at saka yung brake accelerator pedal. Pabago-bago po yung reading. Kaya sa ngayon, dahil sa tiyaga, nakuha natin yung problema. Ilan po, mga kaibigan. Sana po meron kayong nakong aral sa aking video channel. Please share, subscribe, comment, tondok lang. Ilan po.